82.5 million US dollars o higit sa 4 na bilyong piso ang halaga ng painting na ito. Ito ang The Portrait of Dr. Gachet, ang pinakamahal na Vincent Van Gogh painting na nasubasta sa kasaysayan. Sa mahigit 2,000 artworks na kanyang naipinta, ang ilan dito nawawala. At kamakailan lang, mayroon daw na discovering Vincent Van Gogh painting sa Pilipinas. Nito lang nakaraang linggo, nagpadala ng message at litrato sa aming Facebook account ang isang nagngangalang Rizalito Humawan. Hinala niya original na Van Gogh painting ang nabili ng kanyang kaibigan. Agad naming pinuntahan sa Zamboanga si Rizalito para makita ang sinasabi niyang painting. Yung kaibigan ko yung na nakabili, isa siyang namimili ng mga antique, mga ganon. And then one time, tinawagan niya ako na meron siyang painting na gustong bilhin. Merong istorya sa likod na Van Gogh daw. 5,000 piso daw ibinebenta ito. Pero dahil gipit ang nagbebenta, ibinigay na lang ito ng mas murang halaga na 1,500 pesos. Sa Dumaguete raw niya nabili ang hinihinalang tunay na painting ni Van Gogh. Pagmamay-ari daw ito ng isang German na nakapag-asawa ng Pinay. Buyer natin, yung nag-utos sa akin sa Maynila, nagpapahanap ng painting, kung makatagpo daw tayo painting ni Fernando Morsolo. Kasi yun ang may halaga. Hindi ko sana ito bilhin. Pero dahil sa isang papel na nakadikit sa likod ng painting, nakumbinsi si Darwin na bilhin ito. Walang signature pero sa likod, mayroon parang papel na kasulat doon na yung Century Master Collection something. Sa palaran na lang tayo, baka may pag-asa itong painting na to. Halos 3 dekada nang naghahanap ng mga antigong gamit si Darwin. Ibinebenta niya ito sa mga kilalang antique collector. At kung sakaling may hatid na swerte ang painting na nabili niya, ito na ang kasagutan para mapauwi ang anak niya na nasa Japan. Meron din akong isang anak nasa abroad, wala siyang working visa. Nakatira lang siya doon sa sister ko. Yung sister ko naman, medyo gipit talaga sila ngayon. Parang naawa ako doon sa anak ko na sana makauwi na siya. Ume-extra rin kung minsan bilang habal-habal driver si Darwin. Yung maintenance ko nga, hindi ako bumibili ng gamot. Pagkatapos ko ng habal-habal, hindi ako makatulog kung hindi inihilot yung mga kamay ko, yung paa ko. Siguro, panalangin ng Panginoon na ito, siguro wala tayong magawa. Para sa akin siguro talaga ito. Ayon sa aming research, nagkalat ang mga obra ni Van Gogh sa mga museum sa iba't ibang parte ng mundo. Ayon sa records, ang painting niya na The Garden of St. Paul Hospital ay nabenta na para sa pribadong koleksyon. Posible nga kaya na ang original na The Garden of St. Paul Hospital ang nabili ni Darwin sa halagang 1,500 pesos? Mula Zamboanga, isinama namin sina Rizalito at Darwin sa Maynila. So Darwin, ikaw ba ay kumbinsido na ito'y tunay? Nung pina-check up po kay Rizalito, siya nagbigay ng impormasyon sa akin. Sabi niya, may pag-asa tayo na tunay ito. Bakit ka kumbinsido na tunay, Saldi? By profession, I'm an artist. Nagpipainting ako. Actually, hindi ako kumbinsido na Van Gogh yun or what original talaga yun. Naging kumbinsido ako nang nakita ko yung painting. Kasi nang artist ako, nandun yung texture, nandun yung color. So original oil to? Original oil. Kaya kami naghingi ng tulong sa inyo kasi malaking pera ito eh. Bilang sa pinakasikat at pinakamahal na painting sa buong mundo, ang mga obra ng Dutch na pintor na si Vincent Van Gogh. At ang halaga ng mga ito, naglalaro mula 40 hanggang 80 million US dollars. Ayon sa The Van Gogh Gallery, nakadisplay na sa mga museo sa buong mundo ang kanyang mga obra. Sa mahigit 2,000 obra ni Van Gogh, 85 dito ang naitalang nawawala. Pero ayon din sa record,
ang kanyang painting na The Garden of St. Paul Hospital na ibenta na. Ito na kaya ang painting na nabili ni na Darwin at Rizalito sa murang halaga na 1,500 pesos? Kung mapatunayang orihinal nga ang painting na ito na hawak ni na Darwin at Rizalito, malaking pera daw ito. Hindi lang milyong piso, kundi milyon-milyong dolyar. Tiyak na magbabago ang takbo ng kanilang buhay. Ang artist na si Otto Neri, pinag-aralan ang ilang obra ni Van Gogh. Dinala namin sa gallery niya sa Antipolo ang hinihinalang original painting ni Van Gogh, ang The Garden of St. Paul Hospital. Isa raw ito sa ipininta ni Vincent Van Gogh nang siya ay naging pasyente sa St. Paul Asylum noong 1889. Unang tingin pa lang, alala siya, reproduction siya. So, museum souvenir. Kung bagong restore dyan, makikita mo yung canvas niya, lumang-luma. How much more doon sa mga na 1800s na painting? Mas luma siya at saka most of the time linen. Mas, produce. Nandun sa likod, yung may, parang may code siya, may number na, anong reflection ng number na yun. At saka yung Century Master Collection, hindi ko na alam kung ano yung... Kahit sabi natin original painting to, painting talaga na luma-luma, hindi pa rin natin masasabi kasi ang mag-authenticate niyan sa Van Gogh Museum. Tapos, maraming... nasa 100 Van Gogh na painting na fake. Ikinonsulta rin namin sa visual artist at professor ng College of Fine Arts ng UP na si Imaw ang nasabing painting. So the frame looks new. On initial there are red flags that you can see already because this is not a very old frame. Pangalawa, yung tatak sa likod. Usually, you have these kinds of tatak pag may mga, sinasabi tayong mga very good copies. As visual artists, we can only share our experiences. I would say that you bring it to the real individuals who can ascertain it. This needs a second look because I cannot say for sure that this is an authentic work. Para mapatunayan ito ay obra nga ni Van Gogh, kailangang makipag-ugnayan sa Van Gogh Museum sa Amsterdam para ma-check kung ito nga ang orig na painting. It's a very tedious process and it's a very expensive process. You may have an arrangement with the auction houses kung naramdaman nila na authentic ito at sila yung gagastos ng authentication process. You'll get paid, they'll get a commission. Sa ilalim sa isang forensic analysis para ma-authenticate ang isang painting. Nakita ko po ang trabaho ni Van Gogh, nabasa ko po yan, na-research, napag-aralan po namin yan. I can say that it's questionable. Kaya kailangan ito saliksikin pa. Pero hindi pa rin nawawala ng pag-asa sina Darwin at Rizalito na ito'y original na painting ni Van Gogh na posibleng maghahatid sa kanila ng swerte. Tinulungan namin na makapagpasa ng authenticity request sina Darwin at Rizalito at maghihintay na lang ng sagot mula sa Van Gogh Museum sa Amsterdam para matuldukan na ang tanong kung ang hawak nga nilang obra ay peke o totoo.